tayo ngayon para mag-review ng ating product. Ito po siya, Sakura Shampoo with Conditioner po. Pero bago po ang lahat, please don't forget po to subscribe my channel. This is my first time po na mag-review ng produkto. So, para po mag-update kayo sa mga susunod po na mangyayari or sa mga susunod po na i-review po natin ng mga products. Protected ba rin hindi. So, ayun nga, ito siya, Sakura, na actually trending siya ngayon. Meron siya sa TikTok tsaka sa Facebook, makita natin, no? Marami nagpo-post na nito. So, ayun nga, nainganyo akong bilhin siya. Kasi nakita ko dun sa mga comments, mga magaganda yung mga, ano nila, yung mga reviews nila na medyo pampakabal daw ng buhok, pampatanggal ng mga dandruff, which is, sa akin, ang problema ko, kaya ako siya binili, kasi nga, nalalagas talaga yung buhok ko. Yan. Mga nakaraan, natatakot na ako ng shampoo, kasi lalo kapag tapos ko maligo, pag nagsusuklay ako, nalalagas siya. Marami yung lagas niya. Ayun. Tapos hanggang sa yun, nakita ko siya sa Facebook, maganda naman yung mga comments, tinry ko na subukan. So, ayun nga, nakita ko yung sa website nila, dun ako bumili. Ayan, sa halagang 1,119, ito yung lalagyan niya, dito siya nakalagay, naka-JNT. Binili ko siya ng June 3. 1,119. Nakikita nyo guys. Nakita nyo ba yan? 1,119. Shampoo with conditioner na siya. Yan. Dalawa. June 3 ko siya binili. June 6 siya dumating sa akin. So, mga 3 days din yung delivery nila. Dito ako sa Naubos eh. Within Metro Manila lang. Tapos... Medyo nalito pa ako dito guys ha. Kasi nga, wala namang nakalagay kong shampoo conditioner dito. So, binuksan ko muna pareho. Then, nalaman ko na ito siyang may pagka-gold to eh. Ito yung shampoo. Then, itong red. Ito yung conditioner pala. Tapos, bago mo siya buksan, yan o, may parang... may arrow. Susundan mo lang siya. So, igaganan mo lang siya. Susundan mo lang yung arrow para umangat to. Tapos yun na. Tapos gagamitin mo na siya. Then, ang tinry ko muna is yung shampoo. Kasi sabi nila doon, may mga comments kasi doon na kapag ka daw shampoo lang, para ka na naka-conditioner. Ayun, kaya sinubukan ko na muna siya. Tapos, ang napansin ko, parang wala lang. parang natural lang siya na shampoo. Ganun. Na hindi naman siya yung talagang mabango. Hindi naman. Medyo dry pa siya ng konti. Kasi medyo dry talaga yung buhok ko eh. Siguro dahil sa kulay. Ayun, medyo dry. Siguro dahil din sa first day ko pala na nagagamit niyan. Kaya siguro hindi ko pa nalaman yung nakita yung effect niya or yung result niya. Tapos, ngayon naman, sinubukan ko na both yung shampoo at saka yung conditioner. Ayun, mas maganda siya. Although, hindi siya ganun talaga kabango, pero mapapansin ko yung lambot niya. Yan. Medyo malambot siya. Hindi na yung dry talaga. Ika-second day ko pa lang. Hindi. Maganda talaga kung meron ka conditioner pala, diba? Tapos, hindi siya kagaya ng ibang conditioner na napansin ko. Kasi sa akin, dati, gumagamit ako ng conditioner. Kaya lang, in-stop ko. Kasi pagdating ng hapon, lumalagkit siya, tapos numinipis yung buho ko. Para naging oily. Hindi ako komportable kapag ganun eh. Kapag malagkit na. Tapos, manipis yung buho ko, lalo pag numinipis. Kasi nga dahil sa lagkit, tapos para naging oily. Kaya in-stop ko muna siya. Tapos, pero ito hindi. Hindi siya ganun. Medyo dry pa rin yung hair ko ng konti. Pero at the same time, malambot. Medyo malambot siya. Masarap siyang kawakawakan. Yung sa paglalagas, syempre, hindi mo tayo nag-expect, diba, na mawawala kagad yung paglalagas niya. Siguro mga ilang days pa. Actually, sabi nila mga 3 weeks eh. Pero, yun nga, i-update ko po kayo mga 7 days kung ano yung magiging resulta pa sa
sa buho ko kung nagkakaroon ba ako dito ng baby hair or mas lalambot pa ba siya, mababawasan ba yung paglalagas. Kailangan po maging updated po kayo. Mas maganda na iintihin po muna kayo ng mga reviews. Salamat po. Maraming salamat sa inyo.